baño. Es un baño pop como le para tayo. Actually, nag-labada na ako kanina umaga, maaga pa, pagising ko, yung kagandang nisikasi ko. Tapos ngayon, second load na ito, pangalawa na ito. Samahan niyo ako. Ano tayo? Mag-labada ulit tayo. Nilaban ko kanina yung mga blankets tsaka yung mga bed sheets kasi napalit ako ng bed sheets sabi tsaka yung gabin. Pinalitan ko na rin kaya ang dami din nilaban kanina kaya ito na may mga damit. Kaya maingay kasi yung isang blanket kasapa. Kaya yun, ginalit ko sa loob. Wala kasi kami yung sampayan sa labas. Naputol, hindi pa naayos. Hindi natin pa nakayusin eh. Patuloyin dyan sa ano, dryer. Kahit na maano yan sa kuryente, makain yung dryer niya. No choice. Ito patatagalin yung dryer na to kasi pag hindi pa yan tuyo yan ako na lang mamaya ihang dyan sa dining room sa upuan. Ingay kasi
Isa pang natit po na ano niya alilagay. Ayan. Ayan po talaga sa ano, sa nilaman ko na hindi mabango. Gusto ko yung mabango, na amoy ko yung detergent. Tumabas, basket na to, mga sira na kasi pagpuno yan, sinasakyan ni Annabelle, kaya napunit yung ano, kasi sa bigat niya. Ngayon, dahil birthday ng anak ko, magawa tayo ng pansit. Lagyan natin ng ano, snow peas. Wala ko time lumabas ng bayan. Gusto kong lumabas. Wala ko time kasi busy na. Daming kumain. Kailangan yung gamay dito sa loob ng bahay. Ating papansitin ngayon ay shrimp. Ubusin na lang natin ito bago masira. Kasi wala ko tayo maggawa ng chopstoy. Kasi pag madaming leftover na ano, pansit, ibig sabihin, wala akong time magluto ng chopstoy kasi madami pang leftovers. Ito na ang chopstoy, mga ano na lang, tawag dito. Pag naubos na yung pansit, gusto ka na kumang chopsuy. Iwan na tayo ng ano, ng carrots. Mag-iingat ngayon sa paghihiwa kasi na nasugat na yung kamay ko.
one time halos na puto daliri ko dito sa dulo. Ngayon mag-iingat na talaga tayo. Ayun ko na ulit maulit yun. Bumalik na sa dati yung kamay ko, yan yung daliri ko, yan yung napunit, yung halos mapunit yung dito punit. Yan yun yung ating carrots, dito na yung ating snoopies. Ngayon ang susunod natin gawin ay maghiwa ng cabbage. Ito ay napakalaking cabbage na malapit nang masira sa itaas kasi na-stuck yun sa fridge, hindi na gagalaw. Ngayon lang natin magagalaw ang gagamit. Kailangan ko ng malaking chopping board. Ito na oh. Tanggalin lang natin yung sa labas niya. Ano? Para sisira. Yung gagamitin natin yung fresh patinay. Ito, dry na to eh. Tanggalin natin. Kasi dry na siya. Ito na lang gamitin natin. Yan, dry na din ito. Ito na lang. Hiwain na natin ng maninipis. Yan. Yan, tapos na ang ating paghihiwa. Yan, ready na yung ating cabbage. Doon na yung ating bulay. Ngayon, mag-iwa naman tayo ng garlic. Ito na, malinipis, maliit. Nadihiwa talaga ako minsan yung hinahawakan ko nasisira yung position. Talagang yan, lagi na wala yan. Nasarap yung maraming sibuyas. Hiwain natin ang dito. Tapos, hiwain na natin ang pagganito. Para hindi siya nagsisipirit. Yan, madali siyang kuwain pag ganyan. Guys, putuli na muna natin yung video dito. Mag-umpis ulit tayo sa pagluluto na. Kaya, I'll see you in my next video. Bye for now.